makialam siya. Makialam na siya. Alam naman niya na walang kasalanan ng aking asawa para patayin kung sino man ang pumatay sa kanya. Nanawagan po kami na kagiyat na ibalik sa pamilya ang katawan, ang bangkay ni Randall Echanis, ni Karandi. Ang pamilya po ang may karapatan doon sa bangkay. Ang hindi po namin maintindihan ay bakit hinohold nila yung bangkay, eh patay na yung tao. Kung meron man dapat silang imbestigahan, hindi yung patay ang iimbestigahan nila kasi patay na yon. Sana bigyan kami ng pagkakataon na makasama namin, may paramdam namin ang aming pakikipagdalamhati. Based doon sa mga statements ngayon, no, ng GCPD, ng police in general, first, the spot report did not identify a gunshot wound. That's very impossible. If you are conducting a SOCO, kung taga-SOCO kayo, sa spot report pa lang, alam nyo na yung cause of death. Pero bakit sa spot report hindi nyo nilagay ni ang gunshot wound entering to the back of his head? Dalawa po yun. Pangalawa, bakit kayo nagkakapital? Diyan lang sa ID nakuha ninyo. Sasabihin namin, kung sasabihin namin ngayon, hindi nyo ba nilagay yan para panggulo? If we accuse you of putting something to distort or to deviate any investigation, matutuwa ba kayo? Immaterial kung anuman ang nakuha ninyong ID. If that ID identifies to other person, the important thing, the wife already verified and confirmed na husband niya yung namatay, husband niya yung kadaver. From there, you should respect the decision of the wife. Mahirap pa yung gawin. Very unusual, no? Unang-una, wala silang court order para i-demand yung mga ganong requirements. First, there is no basis for them to claim that there was no release order para ilabas ang katawan ng bangkay. Unang-una, ang katawan si Karandi Randall Echanis ay hindi isang detained person. So, hindi siya sa custody ng court, hindi siya nakakulong at wala siya sa custody ng mga PNP. So, there is no basis for a release order. Pangalawa, hindi siya namatay sa isang encounter para i-hold nila yung katawan. So, as to the question of DNA, this is very unusual and we don't think that this is necessary para i-release ang bangkay dahil this was positively identified yesterday through a video conference and today, the spouse is here to sign the papers here sa funeral parlor.